Hi guys! Welcome back to my channel. So, by this time, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng spaghetti with corned beef. Okay? So, sa mga hindi pa nakakatry, by this time, matatry nyo na at matatry ko na din. Okay? So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do press the subscribe button and click on the notification bell button to get the latest updates. So, ito po yung ating mga gagamitin na ingredients. So, number one, we have the spaghetti sauce. Kailangan din natin ng ketchup, ng corned beef, salt, sugar, paminta, sibuyas, keso, optional, pero mas masarap pag meron. And then, bawang, and of course, the spaghetti noodles. Okay? Okay, so, unahin natin. As you can see, binalatan ko na yung sibuyas, no? Actually, may pambalat naman talaga kami, pero mas masarap yung normal na pagtanggal ng mga sibuyas. Okay. So, gagawin natin. Ano natin ganyan. So, kung feeling mo masyado nang madami yung bawang, huwag mo na isama yung bawang. Pero since siya na lang mag-isa, isama mo na. Yahoo! And then, siguro sa iba, hindi first time nila makita ang dinidikdik yung bawang. So, pero sa amin ganyan kasi actually. So, after mo dikdikin yung bawang, ipinuhin mo siya. So, make sure na pino yung bawang kasi malalasahan yan kapag kinain mo siya. Kung meron naman kayong pang-grind ng bawang, mas maganda. Pero kung wala, so you have to manually make hiwa the bawang. Just like that. Okay, so ilalagay muna natin sa isang tabi yung ginawa natin na bawang. Okay, so ang next natin ay ang sibuyas naman. So, nakat na natin ang sibuyas. So, medyo madumi nga lang ang ating kutsilyo dahil pinagamitan natin siya sa bawang. Okay, so dapat magtutunan nyo rin kung paano mag-gayat ng sibuyas. Yung iba na iyak sa paggagayat ng sibuyas depende sa sibuyas na yung blood ba tawag nun? Basta merong lahi yung mga sibuyas. So, ayan. So, dapat may pino rin, no? Kasi gigisahin natin siya. Okay? So, ito naman ang gagawin natin. So, there you go. Pagsamahin na natin yung sibuyas tsaka bawang. Gagamitin natin siya sa pagluto ng corned beef. Okay, so ngayon po maglalagay tayo ng papakulo tayo ng tubig para sa pasta. Lagyan natin ng konting mantika. And of course, lalagyan din natin ng konting asin. So konti na yung asin na ilalagay natin, no? Okay, there you go. Okay, so ang next po natin ay ilalagay na natin ang spaghetti noodles, no? So, lulutuin natin. Pero, kailangan tantyahin natin kung gaano kadami yung lulutuin natin. So, okay. So, since ko konti lang naman to, so, ilagay na natin lahat. So, pwede kang gumamit ng ito para malupi mo siya. Ang pagluluto po ng noodles ay tinatantya. Meron tayong timer na tinatawag. So,
Tatimer na natin siya ng at least 10 to 12 minutes. Depende yan sa brand ng lulutuin mo. Okay, so niluluto na natin yung noodles, no? Better kung gumamit ka ng pangkuha sa noodles para may paghiwa-hiwalay mo siya. Kasi may mga instances na nagdidikit-dikit siya. So, tinatimer na natin siya ng 10 to 12 minutes. And make sure na malakas yung apoy para tamang-tama yung pagkakaluto ng noodles. Okay, so magpadali lang tayo ng tubig, no? And then, lagay na natin yung noodles natin. Ganoon natin siya para mawala yung pagkadikit-dikit niya. Okay, so ilalagay na natin sa isang lagyanan yung noodles. Okay. So, maglalagay na po tayo ng mantika. So, lulutuin na natin ang corned beef. Okay. So, sa pagluluto ng corned beef, so make sure natin na lahat ng mantika ay papalibutan ng kawali. Okay? So, dapat tama lang ang temperature ng apoy. Kasi pag hindi, masusunog. Usually, ang una nilang ginagawa ay inuuna ang bawang. But by this time, uunahin natin ang sibuyas. Uunahin natin ang sibuyas dahil usually kasi nasusunog ang bawang. So, pag inuna natin ang sibuyas, makokontrol niya yung hindi pagsupok ng bawang. So, halu-haluin natin. Kung feel mo na na toast na siya, so, kailangan na natin ilagay ang bawang. Tura niya, no? Kailangan makapula natin ang bawang. So, malapit na siyang pumula, no? So, ilalagay na po natin ang corned beef. Okay. Minsan, naglalagay sila ng yung magic syrup or kung ano man. So, depende rin naman sa inyong panlasa. Haluin na natin siya. Lagyan po natin ng konting asin kasi medyo malat-alat na siya, so dapat konti lang. Lagyan din po natin ng konting sugar. Actually, yung sugar para sa spaghetti. Pagsasamahin natin yung spaghetti sauce later on, tsaka yung corned beef. Haluhaluin po natin ito. Okay. So, hintayin lang natin maluto, no?
Make sure kung haliw-haluin mo siya para yung lahat ay maluto. Ilalagay na natin ang spaghetti sauce sa corned beef. Pagkalagay natin, so lulutuin din natin ang spaghetti sauce kasama ang corned beef. Okay? Kung sa palagay mo ay kailangan mo pa ng sugar, dagdag na sugar, pwede mo pang dagdagan. Para mas, especially kung meron kayong kasamang bata, lagyan mo pa ng konting sugar. Nailagay na po natin ang spaghetti sauce sa corned beef. Ihintayin lang natin siyang kumulo, no? Pakuliin natin siya. Pag kumulo na siya ng 5 minutes, pwede na natin itong iserve para sa noodles natin. Okay? Yahoo! Okay. Huwag natin kalimutan ang paminta. Makakatulong to para mag-control ng lasa ng spaghetti. Make sure na kumukulo yung ating nilutong spaghetti sauce sa corned beef para lutong-luto siya. Actually guys, fan ako ng spaghetti na may ketchup. Pero sa iba, kung ayaw nyo ng walang ketchup, wala naman problema. Pero sa mga may gusto na mas magiging masos siya, so pwede nyo lagyan ng ketchup. Pwede nyo rin pong lagyan ng tubig. Lagyan ng konting tubig ang ating spaghetti. Para hindi masyadong masunog yung niluluto nating sauce. Okay? So, ayan. Lapit na siyang maluto. Ayan. Okay. So, luto na siya, no? So, mamaya isi-serve na natin siya sa noodles natin. Okay, so ito naman po yung ginawa nating spaghetti sauce with corned beef. So, ihahalo na natin siya. Okay. So, better kung magtira ka para sa presentation. Tira ka ng konti para sa presentation. Okay. So, ang gawin po natin is haluin natin. Haluin lang natin siya. Okay. So, make sure po na halong-halo siya. No? Okay. Kung sa palagay ninyo, kukunti yung corned beef or spaghetti sa noodles, so, dapat tansyahin natin kung gaano kadaming pasta ang lulutuin natin para hindi siya, para ma-check natin kung talagang sasakto yung luto nating spaghetti sauce with corned beef sa noodles. Okay guys, so ito na po ang ating finished product na spaghetti with corned beef, no? So, napakasarap niya, no? So, sa mga nagtitipid or gustong makakain ng ibang klaseng pagkain, katulad ng spaghetti with corned beef, try nyo po ito at napakasarap. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Kung nagustuhan mo ang video ko, just like and share my video. Maraming salamat din po pala sa aking videographer na si Cray Harris Valdez. And kung bago ko pa lang sa channel ko, just click the subscribe button and turn on the notification bell button to get the latest updates. Once again, this is Christian Valdez. Thank you for watching.